Inalam namin yung lalim at lawa ng isang debris avalanche or isang landslide sa isang vulkan, sa Iriga Volcano. And gamit yung pagpukpok sa lupa. Yun. Tapos nirecord mo yung response ng lupa. Doon. From there, natin na model yung vulkan. Magandang araw mga kapwa siyentista at welcome sa BTS or ang Behind the Science podcast kung saan kakausapin natin ang mga scientists from UP Diliman College of Science and UP Resilience Institute. Dito sa podcast ay pag-uusapan natin hindi lang ang mga resulta ng pag-aaral nila kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish nila ito. This podcast is co-presented by the UP Diliman College of Science and UP Resilience Institute. Ang guest natin for today ay nagtapos ng BS Geology and MS Geology sa UP Diliman National Institute of Geological Sciences and PhD in Disaster Risk and Resilience sa University of Canterbury sa New Zealand. Ngayon siya ay director ng UPRI Knowledge Sharing Division and assistant professor din siya ng UP Science and Society Program. Ang research interest niya ay nagre-revolve around geophysics, physical volcanology, natural hazards, DRR and STS or ang Science, Technology and Society. At katulad ni Sir Rich nung previous episodes, ako ay naging dati niya ring student nung ako pa ay undergrad. So without further ado, let's all welcome Dr. Likha Minimo. Hello, good afternoon everyone. Hi. Thank you for inviting me. Ayun, so ang pag-uusapan natin ngayon ay ang paper ni Ma'am Likha, which is yung naging master's thesis niya sa UPNIGS. So bago tayo pumunta doon, siguro alamin lang natin yung backstory ni Ma'am Likha. So ma'am, when did you realize na gusto niyo palang maging scientist or gusto niyo magtrabaho sa science sector? Academically inclined talaga ako since childhood. Pero among the subjects na kumbaga mas na-expose ako sa elementary until high school, it was science. Science curriculum yung high school namin. Pero since grade 5, doon ako sa school na yun, sa Santo Niño Information and Science School. Ayan, so grade 5 pa lang, parang sinasali na ako sa mga science quiz bee, ganyan, sa Batangas. And then, natuwa na ako by high school sa yung teacher namin noong first year ng high school. Sobrang galing niya talaga. Parang na-amaze ako sa kanya. And although ang mas favorite ko talaga is Soksay, noong magka-college na ang alam ko lang kasing scholarship, DOST, ganyan. Feeling ko kailangan ng scholarship. So, pumili na ako na instead na geography, hindi kasi yun covered ng DOST scholarship. I chose geology kasi yun yung nearest na dun sa gusto ko na topic. Tapos, supposedly covered siya ng scholarship. And then, yun din yung na-enjoy ko ng high school, yung geology instead of chem or bio or physics. Ayun. So, pinili ko siya as first choice, although geography talaga yung first choice ko na legit. Pero hindi ko nakuha yung DOST scholarship, finally. Hindi ko siya nakuha. Pero parang nung in-interview ako ni Ma'am Sana sa NIGS noon, parang tinanong, so what, paano pag, mag-shift out ka ba? So kapag nahirapan po ako sa math, baka mag-shift ako to geography, ganyan. Kasi doon ko nalaman na same pala sa engineering, ganyan, ng math and physics. So medyo na-overwhelm ako doon. Pero, na-inlove ako sa JOL 11. So tinuloy ko na siya from there. Tinuloy ko na siya na geology. And then, eventually, mas na-expose pa sa, yung realization na really affected by hazards yung lives natin as Filipinos. So, yun, tinuloy ko na siya for my master's and then eventually for my PhD. Pero more on, may hatak na ng disaster risk reduction na aspect. Ayun, tinuloy talaga na lang ganyan.
Pero basically, it's because where I was exposed from high school till in real life na exposed ka talaga sa hazards, you see its relevance sa buhay ng mga Pilipino. Eh, yun yung gusto ko. Yung may contribution, yung kung ano man yung gagawin ko, aralin ko, itutuloy ko siya na may ambag ako sa lipunan. Ganun. Ayun. So, from grade 5 till siguro masters, pinag-iisipan ko yun. kung itutuloy-tuloy ko ba yung science course, ganyan. Pero yung DRR, ma'am, kasi nabanggit nyo, nag-DRR kayo kasi medyo related din siya sa ginagawa nyo on hazards. Mm-hmm. So siguro, maganda din for the viewers na mas i-define natin kung ano po yung meaning ng DRR and mm-hmm. ano po yung similarities and differences niya sa geology. Okay. So, I took up disaster risk and resilience. PhD kasi na sa university ko, sa University of Canterbury. Under din siya ng geology department. Ayan. So, kasi when we talk about disasters, may tatlong bagay doon. So, hazards, so yun yung mga panganib na pwede nating harapin. Pwedeng natural, man-made, ganyan. Pwedeng kasama din doon yung mga conflict or war. Tapos, exposure, sinong mga tao or mga properties pwedeng matamaan ng hazards. And then, vulnerability. So, yung vulnerability, ano ba yun? Pag natamaan ka ba nung hazards, o kanyari COVID, that's considered a hazard. Pag natamaan ka ba nun, ikaw mamatay mo ba? Or kung natamaan ka ba nung sakit or nung hazard, ay makakabangon ka ba agad from there. Ayun. So, yun yung madinidiscuss when we talk about disaster risk. Pero, yung geology, mas dun lang siya sa hazard. Yun. Yung processes, ayun, mga bagyo, or actually, hindi masyado sa bagyo, more on meteorology. More on sa mga landslide, earthquake, so lindol, pagsabog ng vulkan, ayun, yun yung pagputok ng vulkan, yun yung mas geology na part. So, the rest. So, more on how paano naka-distribute yung mga tao sa isang area, yun yung sa exposure. Ano yung mga social aspects na sa vulnerability side na yun. So, medyo nadagdagan, nung nag-DRR ako, nadagdagan yung mga aspeto na tinitingnan ko aside from physical processes. So, pati politics, nadamay na sa inaaral, ganyan, paano ina-apply yung batas, kasama na yon dun sa vulnerability. Ayun. So, kumbaga, parang dinadagdag mo po yung human dun sa equation, parang ganun. Yes. Oh, kasi yung hazards naman, they are, kung natural hazards, processes lang sila. Natural processes sila that can occur anytime. Nagiging hazard sila kasi nandun tayo. Ayun. So, sabi nga nila, walang natural disaster talaga. It becomes a disaster because it affects us and we put ourselves, kadalasan, we put ourselves in harm's way. Kaya tayo nadi-disaster. Ayun. So, kailangan sa pag-aaral ng DRR, hindi lang enough yung alam mo gano'ng kalaki yung earthquake, gano'ng kalakas yung bagyo, gano'ng kalaki yung maging baha, but more on how many people, ilang tao ang pwedeng maapektuhan, agriculture ba, tourism, will it also be affected? Yun, mga dinidiscuss na yun sa disaster risk and resilience. Ayun. Ayun. So, ngayon punta na tayo sa next segment natin, which is yung magiging focus na ay yung paper ni Ma'am Likha. So, ang title ng paper ay 3D Modeling of the Buhid Debris Avalanche Deposits of Iriga Volcano Philippines by Integrating Shallow Seismic Reflection and Geological Data. So, Ma'am, bago tayo mag-proceed, ano po yung ibig sabihin ng debris avalanche? Debris avalanche, it can happen hindi lang sa volcanoes. In mountain, usually malalaki sila na malaking landslide siya.
tapos mabilis. So yun yung main factor sa debris avalanche. Malaki at mabilis na motion ng lupa, or more often than not, it's solid na mabloke. Ayan, ng isang slope yung bibigay. Ayan. Pero yung pinakamalalaki na alam natin na debris avalanches are from volcanoes. Ayan. So kaya yun yung inaral namin. Kasi marami tayo nun. Ayan. Marami tayong vulkan na pwedeng pagmulan na unstable yung slopes nila. Maraming dahilan na pwede siyang bumigay. Parang pwedeng kalahat one-fourth kunyari ng isang slight side ng vulkan bibigay, ganyan. So, yun yung mga debris avalanches. Some would call it, sectoral collapse. Ayan. Pero yung debris avalanche, specific kasi siya na may evidence ka na mabilis siyang nangyari. So, diba yung term natin ng avalanche ay usually associated sa, sa snow. Pero ito, bloke-bloke siya ng bato, bloke, tapos minsan may halo na lupa, ganyan, or lumiit na fragments ng bato. So, kailangan mabilis. Pero pwede po ba yun ma-classify na landslide or something? Okay. Yeah, it's, yung general term natin ay landslide. So, specific yung debris avalanche dun sa mga, mabilis siya, tas, mabilis at malaki. Ganyan. Na event. At kadalasan ay nami-maintain yung bloke-bloke, pero may fragmented din na parts. Ayun. Kasi yung iba, parang lupa lang. Pag lupa lang, sabihin mo yun, either earth flows. Yeah, yung mga landslide kasi difference lang ng terms nila pag sa geological term na is kung mabilis ba siya at anong material yung gumalaw. Ayun. So, pag debris, ibig sabihin na pera-perasong something. Ayun. So, pwedeng side na, kunyari, mga lava flow dati, kaya pyroclastic flow dati, nag-slide down sila na sa slope. Ayun, na tapos mabilis. Ayun. Yun yung, dun lang siya nasa-separate, pero in general, landslide. Very big landslides. Oh, okay po. Ayun, so, ito na yung formal na first question ng segment na to. Okay. So, ma'am, can you explain your paper in one sentence? Okay. So, yeah. Inalam namin yung lalim at lawa ng isang debris avalanche or isang landslide sa isang vulkan, sa Iriga Volcano. And gamit yung pagpukpok sa lupa. Yun. Tapos nirecord mo yung response ng lupa. Doon. So, from there, natin na model yung vulkan. Yun na yun. Very interesting to na topic kasi usually dito sa Pilipinas yung mga geology studies walang masyadong modeling na ginagawa. More on parang interpretation ganun. Mm-hmm. So ma'am, dito sa study niyo, paano niyo siya naisipan gawin? Ano yung nagbigay ng idea sa inyo na gawin ito? Okay. Parang 2011, parang merong bisita si Sir, yung advisor ko, Sir Mahar. May bisita siya from France ng mga specialist on debris avalanche. Tapos sinamahan namin sila sa Iriga. Tapos by that time, parang pinatubo pa dapat yung araling ko. Yung mga lahar sa pinatubo. Pero nung nagpunta kami sa field, ganun, na-acquaint na rin ako dun sa geology ng Iriga. I thought of, baka pwedeng itong vulkano lang na to. Kasi sakto din nun na may padating kami na equipment sa lab. Yun yung seismic reflection. Yun yung maglalagay ka ng mga geophones, parang recorder sa ground. Tapos i-record niya yung ground motion. Pupukpok ka sa ground, i-record niya kung paano mag-respond yung ground sa mechanical mechanical energy, ganyan. Tapos, may bago equipment na parating. Tapos sabi ni Sir, what if itry natin sa volcano to? Kasi may questions pa. Parang nag-emerge yung mga studies on debris avalanches and how may mga analog models na. So si Ma'am Angel Pagikan, yung thesis niya
parang may mga sun cone sila, ganyan, trinay nila yung ano yung effect kung may dadaan na fault sa isang vulkan. So, in models, kita na siya na pwede siyang mangyari and it can happen. Kita may evidence din sa field, pero yung under the ground, wala pang parang hindi alam kung dumadaan nga ba doon yung fault. Ayan, so wala tayong proof kasi kung dumaan nga yung fault sa ilalim, kunyari, ng Iriga Volcano, ano ba, matatabunan siya ng landslide. So gusto namin makita kung may fault nga ba sa ilalim, nakikita ba yung fault doon sa landslide, ayun, yung structures ba na nakikita sa analog models ay makikita natin sa through geophysics, kung makikita natin talaga siya sa ground. Ayun. And then, yun, naisip namin na yun yung isa sa mga questions na gusto i-prove kung useful ba yung equipment kasi nagamit na siya in the past for determining yung gano'ng kalalim yung mga landslide, big landslides sa US, gano'n. So, nagagamit siya usually sa paghahanap din ng deposit ng oil, ayan. Pag-identify ng mga faults, yun yung usual niya na application. Pero hindi pa siya na-apply sa volcanic setting sa Philippines noon. So, kasi first time din na nagkaroon na, usually sa dagat kasi yung ginagawa. Pero ngayon, at that time, bago yung may equipment kami na parating, sige, test natin. Ganyan. If it could be useful, kasi madami. If it's useful, we can use it to study volcanoes and faults around the Philippines. Then later on, in-involve na namin, sinama na namin yung, kasi may isa pang software na dumating. Yung LeapFrog 3D naman. Pwede mong i-visualize whatever data set na meron ka. So, pwedeng geophysics, pwedeng from fieldwork na data, pwede mo silang isama-sama. Makagawa ka ng 3D model na whatever slope. Yeah, pwede vulkan, pwede mga bundok lang. Pwede siya gamitin to model, volume. Yan. Yun naman usually sa mining ginagamit para to estimate kano kalaki yung deposit ng kunyari ng gold or ng copper, ganyan. Pang volume calculation siya kung gaano ka laki yung deposit. So, trinay namin na gamitin naman siya. What if gamitin natin yun? Kasi magkakaroon ka ng 3D data from geophysics. Actually, 2D depth data from geophysics. How can you use that now in the 3D model para ma-visualize yung vulkan? Ayun. So, ginamit namin yung the new equipment plus new software then together na usually sa industry siya ginagawa. Mahal yung mga softwares nun eh. So, and equipment. Mga tipong 7 million yung dala-dala kong equipment all the time. So, siya. Kaya usually, industry lang may afford na gamitin siya all the time. So, but at that time, na may project si Sir. Sige, gamitin natin for for volcanoes din. So, 7 million na parang portable equipment, ma'am. hindi siya masyarang portable. Dalawang sakin na. Pero meron na ngayon. This is back in 2016 yun. Ngayon, na siya. Wi-Fi na yung, imbes na cables yung nagkoconnect sa mga sensors. Wi-Fi na yung gamit nila. May network na sila. So, hindi, I think less na yung bigat dun sa new equipment. Newer versions niya. Pero that time, may dala kami isang pickup, isang van. Kasi madami dapat na tao. Hindi kaya na na ikaw lang pupunta magdadala. Kailangan may katulong kasi mabigat sila yung mga kable. Ayun. Kaya din siya 7 million. Ay, yung ma'am, yung debris avalanche na to, necessary ba na ito ay dahil sa volcanic eruption or may ibang mechanism ito? Yun yung isa sa hindi alam. Ano bang trigger niya? Kasi in other cases, alam siya. Kunyari sa Mount St. Helens, kasabay siya ng lateral blast, parang sumabog pat na gilid, ganun. So, may kasabay siya na volcanic eruption.
In other cases, dahil lang talaga na-weaken na yung side ng vulkan, bibigay yung isang side niya, ganyan. There are many factors na tinitingnan, parang interaction ng groundwater, may umangat ba na, ito, na lava, yun yung sa, ano to, sa Mount St. Helens, may umangat na lava, na magma pa pala. Magma, umangat siya. So medyo nag-bulge siya. Then bumigay. So kasabay ng eruption, ng lateral blast, yung debris avalanche. Yung sa Iriga, kasi, ano siya, walang, questionable kung yun nga yung ano niya. Siya nga yung vulkan na sinasabing pumotok at that year. Pero before, ano, before history, ng na written history na alam natin, yung dating ng Lasay deposit na yun. So, hindi din natin alam kung ano talaga yung trigger. Pero it can be, dahil may fault sa ilalim, could be may pwede ding earthquake meron sa ano pala, saan to? Japan. May nangyari na before na nagka earthquake, nagdasal earthquake, naglandslide. Yun, tapos nag-deposit sa dagat. Yung nagka-tsunami pa nga eh. So, yun, may mga ganun siya na many factors that can destabilize your volcano. Pwede siyang bumigay. Ayun, so may konting background na tayo tungkol sa debris avalanche at kung ano yung naging research ni Ma'am Lika. So, Ma'am, ngayon, can you explain yung main results nyo? Like, explain it to us na parang mga 5-year-old kami na nakikinig sa inyo. Try natin. Oh my gosh. So, nakita namin na dun sa pag, ano, di ba, po kami around the volcano, di ba? Nakita namin na yung landslide, pinakamakapal siya dun sa malapit sa crater o dun sa bunganga ng vulkan. Tapos habang lumalayo, numinibis siya. Pero pagdating sa dulo, kasi bumanga pa siya sa isa pang vulkan, hindi siya like sobrang nipis. Ganun. Ayun. Tapos, from there, gumawa kami ng, ano, in-imagine namin kung ano yung itsura ng vulkan bago siya nag-landslide. Na-drawing, kumbaga, na-imagine namin, nagawa namin ng 3D model. Paano, ano yung, kumbaga, parang picture. Imaginin mo yung past ni, ano, Iriga volcano. Ano kaya yung itsura niya bago nag-landslide. Ayun, yun na yung ginamitan natin, no? 3D model. Ayun, or leapfrog. Hindi ko alam makaintindihan ba yun ng 5-year-olds. Ano na lang siguro, ma'am? High school na lang. High school. bumigay yung vulkan. Tapos sinukat namin yung volume. Ayun. From, ano to? From, inalam namin gaano kalalim. Tapos, minodel. Di ba yung mga bata may clay? Pwedeng sa clay. May 3D model sila. Parang ganun yung ginawa ko, pero sa computer lang. Hindi clay. Ganyan. Ay ma'am, doon pala sa paper nyo, nabasa ko na yung Buhi Debris Avalanche, yung dating ay 1620s or late 1500s. So, nung time na yun, di ba, ano tayo, Spanish colony na tayo. May records po ba yung Spanish priest ng event na yun? Or may isang article na parang yun yung, ano siya, parang tatlo kasing vulkan. Parang tatlong vulkan, parang may tatlong eruption, tatlong vulkan, pero hindi identified kung alin. Parang ganun. Tapos, may, pero may isa na may associated na lake, ganyan. Pero hindi siya, yung account na yun, pag binasa mo kasi yung account, medyo ano siya, medyo fantastical means. pagka-describe na hindi pa ma-imagine at the current natin na ano, kasi wala pa tayong nakita na ganun na nangyari. So hindi siya masyadong nililink talaga. Pero yung dating, nagmamatch sila. Pwede po pala siyang ma-assume na dahil din sa volcanic eruption, kaya nabuo yung debris avalanche. Dahil sa,
Pwede. Hindi. Kailangan masayin kay Dr. Pagiging na thesis. Pero hindi kasi siya, ano, yung deposits niya, yung makikita mo kasi sa landslide deposit, halo-halo na siya na pwedeng bagong event or nangyari before tapos nabuo na siya saka nagka-landslide. Ganun. So you will see eruptive materials talaga doon sa landslide. So kailangan mo ng mas detalyadong dating para masabi mo na sabay talaga siya. Tapos din pala, dun sa model na nakita namin from satellite images, may pumatong pa na ibang events. May lava flow, pyroclastic, tsaka lahar. So, yung mga sumunod na events that already obscures yung events na nangyari nung debris avalanche. Ayun. So, hindi siya direct talaga na masasabi mo na. Kailangan pa ng more studies actually. Yun sana yung okay. For the future generation ng volcanologists. Yay! Yun yung mga kaulumahin nila. Actually, may student ako na isa yun yung gusto nila. Debris avalanche, although ibang vulkan mo na ititingnan. Ayun, so punta na tayo sa next segment na ito na yung behind the scenes na ng research ni Ma'am. Since lahat naman ng mga research projects nangangailangan ng funding para magawa yun, dito po Ma'am sa project niyo, paano niyo po siya na-fund? Funny. Kasi at that time, so yung advisor ko, he was doing on, ano pa, ang main project nila is Project NOAA. So yun yung parang origin ngayon ng NOAA sa UPRI. So yun yung kasabay. Nandun yung funding niya. Pero hindi kasi yun volcanology. Ayun, so, pero ako gusto ko talaga na, tsaka yun na yung na-propose ko ba bago nagawa yung Project NOAA. Naging funding ko ay personal funds. Actually, nagsa-sideline ako, man. Nagsa-sideline ako nun bago mag, para makapag-fielder. Ganyan. Pero eventually, nakakuha din ng grant. Yung mga initial ko na field, una sumama dun sa fledged scientist, diba? Tapos yung mga sumunod, mga recon ko, personal funds. Pero the next steps na gamit na yung, meron tayong NIGS faculty grant. NIGS, ano to, research grant. Yun yung ginamit ko for one of the field works. Pero 6 times kasi ako pumunta dun. So may times na personal funds siya. Other times ay, ano, yung isang major field work was from the grant for mga faculty sa NIGS. Lahat ng faculty members, parang may allotment sila ng pwedeng research, pero limited lang mga 30. Hindi ko alam kung nag-increasing price, pero parang 36,000 at that time. Ang layo ng Bicol eh. Yeah, parang hindi din China. Tapos ilang araw, ma'am, yung ano nyo, yung field work? Ay, ano, yung mga, kasi diba nagtuturo ako, so sa ano siya, in snippet, parang, kaya maraming time ako bumalik kasi may classes. So, mga 5 days usually. Hanap ako ng 5 days na pwede akong nandun. Tapos, nalilimit din siya minsan ng weather. Pag pangit yung weather, hindi kami makatuloy kasi, ano siya, sensitive sa weather yung equipment. So, dapat, ano, pili ka ng day, at least series of days na okay yung weather, wala akong class. Ayun, so, pero yun, mga 5 days usually sa isang trip namin. Pero mga ilang beses ako bumalik. At least 2 or 3 times ako nadala yung equipment. In addition, ma'am, sa ano, dun sa mga logistical difficulties nyo, may other challenges pa po ba kayo? Like for example, dun sa paggamit nyo ng software, yung mga analysis, and other stuff? Ano, actually kasi di ba bago yung equipment. So sa lab, walang may alam. Kahit yung advisor ko at that time. Hindi kami marunong ng equipment. So, lahat kami nag-training pa sa, parang ilan kami? 5. 5 kami from the lab na pumunta ng US for the training for seismic reflection, acquisition, tsaka data processing. Slight on data processing. Yun yung, may training talaga kami. Pero yung in-depth na processing, mas detalyadong processing, tsaka
interpretation. Yun, ang dami ko talaga binasa ng articles to understand paano ba siya gawin. Ganyan. Kasi iba yung dating ng, parang yung mga nakikita usually na papers are, ano to? Marine. So, mas malinaw din, mas maganda yung data sa dagat kesa dun sa mga nakukuha din namin kasi, ano, maingay. Maingay around, ganyan. So, madaming dumadaan. Paglilinis ng data to make sure na geologic yung nakikita kong signal, kumbaga. At hindi may dumaan lang na kalabaw, may dumaan, ano. So, madaming aral talaga. Processing. Tapos, yung sa logistics, dagdag na sa logistics, yung aside from rain and ano, kailangan marami yung kasama ko. Kailangan ko ng team every time na mag-field. So, dahil nga mabigat yung mga kable. So, kailangan nag-perform ako ng team every time na pupunta. And then, isa pa, yung ano, kasi kailangan, dahil sensitive nga yung, dapat yung paglalagay mo ng geophones yung tawag. Ibabaon mo kasi siya sa ground. Ano, dapat stable enough yung ground. Tapos, malulocate mo siya sa mapa. Eh, at that time, wala pa yung mga walang roadmap yung ano to, buhi. Ang parang ideal na pwede mo siyang ilagay is sa lupa. O sa mga dirt road, ganyan. Pero hindi pwede sa sementadong road. So, yun. Maghanap kami ng mga dirt roads. Nung humingi ako sa buhi noon at that time ng mapa, wala pa sila. Wala pa silang maps. Tapos hindi pa uso masyado nun yung ano, yung mga Google Maps or OpenStreetMaps. Ganyan. So, we had to first make a map of the roads to find the best spots for that, to lay down the equipment. Tapos saka pa lang kami nakapag-start. So, kaya maraming beses ako bumalik. Yun din, dahil overload din sa classes. So, kailangan talaga ipipili ako nung may time na yung schedule ko para magawa ko yung thesis. Ano ko na. Lahat ng class ko, ipunin ko on this day para yung the rest of the week pwede ako. Either pwede ako mag-fielder or mag-focus talaga ako sa writing ng thesis. Ayun. Kailangan batasin yung sarili na yun lang yung gagawin mo. Kaya, pag mahirap siya pag ano, nagtuturo ka rin. Oo, nung time din yata na yun, ma'am, ano, tinuro niyo yung leapfrog sa class. Oo. Tapos, ano, hindi ko talaga siya maintindihan nung time na yan kung paano siya gumagana. Ayun yun, pati yun, yung sa mga software, parang hindi naman, kasi pag dinemo siya sa'yo sa training, ang dali. Pero pag yung data mo na, parang ha, sunod-sunod, ganyan. Hindi niya ginagawa yung sabi niya gagawin niya, ganyan. Parang ang daming, ano to, ang taas ng learning curve for both, ano, the processing software, and then the interpretation software. Ano siya talaga? Tiyaga. Pagkat ko kanina, hindi ako magaling. So, hindi ko favorite ang ano? from the start pa lang, from the topic pa lang, ano, ayun, bumalik ako sa mga calculus matrices, mga ganun. Yung basis ng ano eh. Hindi convolution, ganyan. So, tapos sinasabi nila na wala daw math sa geology. Na-apply ko siya doon at that time. Ayan. So, mas na-appreciate ko naman yung math. Parang, nung binalikan ko yung mga math, parang equations and parang paano na-derive yung formula for the, na ginagamit sa ano, equipment, ayun. By that time, mas mature na ako. Kasi mas mature na rin yung brain ko. Mas na-absorb ko na rin siya. Parang ganun, yung math. So, mas naintindihan ko rin yung math na medyo nahirapan ako nung college. Nung nasa master's na. Kasi kita mo yung application niya. Naging helpful na siya. Ayun. And, kinailangan ko talagang intindihin. So, yun. Yun yung, basically, mahirap yung topic, malayong lugar. Kailangan ng tulong ng people. Ako pa naman kasi ano, I'm used to working alone. So that time, I had to learn how to make sure I have a team. Dadalhin mo yung SA, tuturuan mo na rin sila around doon, paano hawakan yung equipment,
paano hindi mali-mali yung dikit ng mga cords, ang daming kable eh. So, you learn how to manage a survey team as well. Ayun. So, yun sa mga, kasi kung sanay kang working on your own, ano yun, challenge yun. Ayun. Sa research nyo po na ito, ma'am, ano yung mako-consider nyo na good and worst na memory? So nung good, ginagawa niyo tong study na to. Sige, una, alin ba? Una, or good or best? Best na memory niyo. good siguro, ano, dahil sensitive yung equipment. Ang funny lang, ang dami kong natutunan sa field talaga. Na ang dami, na kahit yung mga error, ganyan. Kunyari, nagre-record yung equipment, tapos may dumaan na tricycle, may nalaglag na buko, nare-record niya. So, parang at the end of the, my thesis and my field work, parang meron akong slide na nagawa na itong seismic signature ng buko, ito pag tricycle, ito pag may dumaang tao. mga discoveries lang na maliliit na bagay pero nakakatuwa kasi mas naiintindihan ko din yung equipment kasi nga parang ako yung first na gumamit no ng sa thesis sa lab. So very ano siya. Intense na learning experience. Tapos yung dataset as in, oh my gosh. Ano siya? Nakakaduling siya kasi mga wiggles yun eh. Alam, nakakita mo ba ng seismograph? Puro wiggles yun. Ganun. Ganun siya. Yung raw data. Hindi mo na alam kung anong tinitingnan. Yung pinaka-raw data niya, parang guri-guri talaga siya. Na sakit niya sa mata. Na may time na nasa, nagliliwalay. Parang may bakasyon ako. Nakikita ko sila sa tiles. Sa design ng tiles. Yung mga stripes, yung mga wiggles. Ay, hinahabol ako ng mga wiggles. Pero ano siya? Di naman po kayo umabot sa point na napapanaginipan nyo na. Meron. Pero I think, mas napapanaginipan ko na yung mga sumabay na disaster nun eh. I think, yun na yung, yun siguro yung challenge din. While I was finishing my thesis, nangyari yung, Sendong Pablo, Yolanda, yun na yung, involved yung lab sa mga ganong research. Pupunta kaming Mindanao, etc. So, I had to balance that as well. Na, parang may thesis ka na unrelated dun sa side researches namin na ginagawa kasi may nangyaring disaster. So, yun, may time na, oh, field muna tayo nito. Saka natin babalikan yung thesis mo. Ganun. So, by the time na nangyari yung Yolanda, ano na talaga ako sa 2013 na yun eh. Hands off na muna po ako, hindi na po ako mag-fieldwork dyan. Dahil may tao na rin sa NOAA nun. So, sila na yung nag-fieldwork for that. Para ma-focus ko na yung sa thesis ko. Kasi hindi naman nila gagawin yun for me. Yung pag-balance nun. Ang dami kasing nangyayari outside of your, your topic. Para kasi ang simple nung kung volcanology lang. Pero kapag may nakikita kang issues, kunyari, yung isa sa mga na-realize ko sa field. No, nung humingi kami ng mga roadmaps and if may any maps ba na makukuha from the local government at that time. Humingi kami, tapos sabi nila, ma'am, ang meron lang kami na file. Ito, parang nasa CD, galing sa isang agency. Tapos, sabi nila, hindi pa po namin yan nabubuksan, ganyan. Doon mo na-realize na sometimes, as a national level, we do the science, we do the mapping, ganyan. Pero, hindi natin natatranslate even sa format lang eh. Hindi pa nga yung explanation, format lang ng file na magagamit ng local kasi at that time, di pa uso yung ArcGIS masyado sa mga local governments. So, wala pa silang specific person na delegated to do that task. So, even those maps na for the development of the town sana, hindi nila nagagamit. So, I had to, at that time, di ba may CD sila, kinonvert ko pa to another file para at least ma-view nila yung file, ganyan, ma-convert ko, makita man lang nila yung mapa, ganun. Pero wala din silang GIS experts, so hindi nila
ma-manipulate pa. Pero yun, isa yun sa mga nakita ko siguro na I'd say, ano pa, madami pang points of improvement at that time na marami kang na-realize outside of your science na hindi mo siya, parang kung nasa iba kang setting, magagawa mo ng mabilis. Pero dahil on the ground, hindi sila available na data or not in the format na usable na agad sa'yo. You have to make extra steps. Ayun. And kailangan matranslate mo rin yung study mo into a form na magagamit din ng town. Siguro yun yung ano ko. Medyo heartbreaking. Hindi naman siya like ugly or worse. Pero heartbreaking actually. Na hindi maabot sa kanila yung science. Ganyan. Hindi nila alam na Vulcan pala yun. Ganyan. Yun pala. Isa pala. Every time na naglalatag kami ng kable, kasi sa mga farm roads yun, di ba? Farm to market roads supposedly. Pero nung nilalatag namin yung mga equipment, lagi nila kami tatanong, from DPWH po ba kayo? Ganyan. Ang ine-expect nila is gagawin na, isasemento na yung road, kaya kami nag-measure, ganyan. To sabi, parang ine-expect nila na sana yung road na to ay, ano na, sementado na. And, pero yung hindi ko naman may bigay. Kasi ang kailangan ko lang naman ay, ano, parang, geology lang po itong gagawin ko. Image nung subsurface. So hindi, parang, hindi ko naman nabibigay yung need nila at that time. Yun. Pero hopefully, since then, hindi pa ulit ako nakabalik sa Bugi. After that, sana, ano, anis na semento na yung mga farm-to-market roads. And that the people are getting to use it better for the agriculture. Yun siguro. Yun yung mga nakikita mo. Pag nasa field, usually yun, sa geology. Pag geological fielder ka, di ba? Either isipin nila from DPWH ka or from mining company, ganyan. Tapos, of course, people are expecting na may maidudulot ka sa kanila sa, ano, sa life nila. Kaya din siguro, ano, mas na-encourage ako na ituloy yung ano to, science and society part sa research ko. So, yung nakikita mo yung limitations ng ano eh. Ng, ano lang yung kaya ngayon bag ng geology. Ganon. And ano pa yung pwede mo pa rin namang iambag as a scientist knowing ano yung limitations ng science. Ayun. Kailangan ma-translate mo talaga yung science mo into usable form for them. Ayun po. So in terms po of contributing sa society, kasi dito, di ba, kinalculate nyo yung volume nung buhi debris avalanche. Mm-hmm. So in terms of understanding of nung hazard dun sa vulkan, pwede bang mangyari ulit yung ganitong size ng debris avalanche? Or pwede bang mapatag yung vulkan kapag paulit-ulit na nangyayari yung mga ganitong types ng debris avalanche? Actually, yung sa ano, Iriga, parang yung mas obvious lang sa mapa is yung nasa side ng Buki. Pero yung dun sa side din ng Iriga City, meron din dun isa pa, tas older siya na landslide. So, and based sa mga studies ng different volcanologists, it can happen multiple times sa lifetime, kumbaga, ng isang vulkan. And it can happen even if it's already not active. Ayan. Kaya very important pa rin siya na aralin. And lalo na marami tayong vulkan na active din. Kasi if it's active, mas marami kang triggers na posible. Pwedeng yung may eruption, di ba? Pag hindi active yung vulkan, pwedeng earthquake, groundwater, yan yung mga magiging dahilan. Or typhoons, mga ganun. Pero pag active siya, so dagdag pa yung volcanic eruption. So, kaya inaaral talaga siya. Madami pang pwedeng aralin in that sense. Na ano yung mga vulkan natin na may ganung possible na structures, ayun, na pwedeng makabumigay din sila. And worse nga, for example, mga vulkan na katabi ng dagat, ganyan, kasi may example sa Japan. Yung worst nila na disaster na related sa volcano is actually related sa
volcanic debris avalanche, hindi sa explosive eruption. Kasi nag-cause siya na, nag-deposit siya sa dagat, nag-cause ng tsunami. May mga 15,000 people were killed at that time. Mga 1,700s at yun. So, ano talaga siya? Knowing how the debris avalanche are triggered or anong itsura ng vulkan na pwedeng bumigay ng ganun, yun yung inaaral ng moving forward para ma-identify natin yung mga lugar na gano'n, not just in the Philippines, but everywhere else in the world, to see ano yung mga areas na pwedeng magkaroon ng gano'n ulit. Nung ginawa niyo na po yung research niyo, so at what point po dun sa research process na na-realize niyo na pwede niyo na palang i-publish yung results niyo? Nung nag-agree na si Sir Maharmi, hindi na charot. Hindi. Di ba, nakailang balik na ako. Twice na atang bumalik. Tapos, so, may sampling points na ako sa malapit sa vulkan, sa gitna, and sa ano. Tapos sabi niya, you have to add more. Significant yung data set mo. Ganyan. Tapos, mas complete yung picture mo ng vulkan. So, at that time, nung nakuha ko na finally, yung nakuha ko na lahat ng points na tinarget namin na makunan ng depth ng landslide, na yung tipong kaya ko na siyang gawa ng 3D model. By that time, alam ko na kailangan siya, pwede na siyang i-publish kasi, hindi pa siya nagawa before sa ibang dun sa vulkan na yun, so bago siya na parang very fresh pa siya. Kasi 2015 yung thesis ni Ma'am Pagikan, 2014, 2015 siya. 2016 ako eh. So, very fresh. Very fresh pa yung topic. May follow-up na agad na geophysical na support. So, hindi ako masyadong nag-worry kung publishable na siya or not. Alam ko lang na wala pang nag-study. So, once I knew that my results are reliable and sure ako dun sa pagkaka-process ko, yung confident na ako na kung sino magtanong sa akin, alam ko kung paano to i-explain, nung confident na ako, Actually, requirement kasi siya sa NIGS. Oo nga po. Requirement naman pag nag-master's ka, ipapasa. Pero at that time naman, I think, yeah, this needs to be published kasi para magamit din. Kasi meron siyang may positive negative na na-confirm na results. So para in kumbaga yung next na na scientist, hindi na sila magsaya ng oras doing these things or kasi hindi pala yun mag-work or ito ano yung magiging useful na part kung ito yung method na gagamitin mo. So yun. I knew we needed to publish it to add to the knowledge about the volcano, ano yung history niya, then using the method eventually for other volcanoes as well, kung useful ba siya. Kanina po nabanggit niyo na may students po kayo na yung gagawin ay mag-aral ng mga debris avalanche. Mm. In addition po dun, do you have any other plans moving forward with this research? With this research, ayun, actually, after me kasi, di ba 2016, yung mga sumunod sa akin sa lab, parang dalawa na yung nag-aral din ng equipment after me. So, sinasama ko sila sa field, tapos sila nag-thesis din sila. Ngayon si Audrey, isa siya sa mga nag-field din. Na gamit yung seismic, nagamit na namin yun sa mga thesis nila. And then, kung meron na students na gusto ulit gumamit ng equipment na yun, we can. We also want to, kasi syempre, old na yung equipment, we upgrade some parts, ganun. If merong gusto i-pursue yun sa lab, kasi meron kami, di ba, sa Volcano Tectonics Lab kasi kami nun. We can teach them. Pero yung sa 3D modeling, dun sa leapfrog, yun yung mas nagamit ko. For
Pero kami ngayon isang study on landslide ulit. Landslide sa Leyte, which caused a tsunami. Yun, nabanggit ni Rich yun eh. We use that. So nag-drone si Rich, di ba? Connected to ha. Kay Rich, nag-drone siya. Nagawa nila ng DEM, ng Digital Elevation Model. Nalagay ko dun sa 3D modeling software. Tapos dun, nakapag-calculate din ng volume. Moving forward, inaaral yun ng mga students namin ngayon sa lab. Modeling nun, parang paano nag-spread yung tsunami, etc. But at least yung skill ng paggamit ng seismic reflection and refraction plus yung 3D modeling, ang dami niyong pwedeng application sa volcanology. Mm. And even sa disaster risk reduction moving forward. Ayan. So, ang dami pang vulkan sa Philippines na hindi pa naaral. I think yung thesis na may isa kang student na debris avalanche yung gusto niya. So, if gusto niya pang gamitin yun in the future. Kasi ngayon, parang fieldwork. Usually kasi pag volcanoes, mag-start ka muna sa fieldwork eh. Alamin mo na meron sa vulkan. Mm. And then, we can add on other methods. So, yun. Meron na kami in the lab na stock ng methods na pwede niyong gamitin if you want to study a specific volcano. Ayun. Pero I think 3D modeling pwede talaga siya for medi. Basta meron kang updated na DEM, could be very useful for different purposes. Ayun. Lalo na pati yung pag-model ng yung mga bagong eruption deposits, ganyan. Ma-measure mo yung kung may DEM ka before eruption, then after eruption, makakalculate mo yung mga volume ng eruptions, you can calculate also the volcanic explosivity index, mga ganon. So, useful din siya for disaster risk reduction for the volcanoes and pati kahit kasi inactive volcanoes, yung mga landslides. So, depende na lang sa student kung gusto nila i-pursue. Ayun. So, before we let you go, ma'am, do you have any advice sa mga aspiring researchers? Sige. Siguro kasi, at least dito sa study na to, madami na kasi ako sumunod na studies after this. Pero yung natutunan ko dito sa master's ko, parang walang sayang. Ang dami kong times na parang gumagana pa ng maayos yung equipment. Error ba to? Or ganyan talaga yung signal? Ganyan. So, kahit yung negative results and errors sa data sets, if you study them well, pwede siyang magamit to contribute to evaluating the method or thinking if it's applicable for that setting. Ayan. So at that time, so volcanic setting, programming may use naman siya. Pero yun, ang dami kong natutunan on handling people, ganyan, pati pag yung stress na lahat ng nakuha mong stress sa fieldwork, sa mag-process ng data. Lahat kasi yon, pati yung setbacks, hindi ka makatuloy kasi pangat yung weather, it helps you gain that, lalo na pag geology siya na fieldwork. Or actually, kahit anong fieldwork-based na science. Mahalaga yung foresight and planning sa mga data gathering. So, yung mga ganang bagay, as you go through it, mas nasasanay ka rin for eventual mo na data gathering. Magkamali ka man or may you learn from it. Mas maganda matuto ka sa pagkakamali ng iba. Yun. Hindi mo nagagawin. Magbinasa mo na yung mga journal articles, how one method didn't work for them, mga ganyan. Pero kung ikaw yung nasa edge, parang never pa siya nagamit before, take in mo lahat ng lessons from that method or from that procedure para in the next na set ng scientists na gagawa nun, ikaw na yung pagbabasihan nila lang. Hindi nagagawin? Or ano yung best na gawin? Yung assumptions mo na mali. So, ganun naman kasi sa science, di ba? Hindi siya given na yan na yun. You prove and disprove things, ganyan. So,
pati yung pag-handle siguro ng people. It's one of the things that you will have to learn. Pati yung pag-deal with local government, lalo na sa Philippines. Ayun. Ano talaga, ready yourself to deal with local communities. Maganda nga kasama sila dun sa study para na-appreciate nila ano yung purpose nung inaaral mo, hindi pumunta ka lang dun para kukuha ng data sa kanila. Mas maganda talaga na na-explain sa kanila ano yung purpose ng study, ano yung ambag nun sa buhay nila. And, ayun, basta sabi kasi ni Sir Mahar nun, pag nag-research ka, parang pag-masters, you learn how to ride the horse, ganyan. Tapos pag-PhD, you take the horse to battle. Ganyan. So ako, although hindi ko ginamit yung seismic reflection sa battle ko ng PhD, kasi qualitative research na yan, I need to learn another skill to ride another horse, ganyan. Pero, yung tenacity siguro, tapos yung planning skills na natutunan from your MS, nagamit siya for the next studies, next level. Ayun. So, wala talagang sayang. Just learn, enjoy the process, ganyan. Pero if you can, get as much, parang learning experience from others para, you save time, money, ayan, yung funds mo din, ayan, limited din. Yeah, you can learn from experiences, your experiences and the experiences of others. Ay, ito pala yung talagang last question. Meron pa. Do you have any other things to promote, ma'am? In addition dun sa nabanggit niyo kanina na mga students na interested mag-pursue ng Debris Avalanche na studies. May ilalabas pa kami na iba pang massive online courses for resilience. So, as yung una kasi ni-release is for basics pa lang. Defining hazards, disaster, ganyan. Later on, meron na kami on the law, policy, as well as mga methods, mga GIS, ganyan. Pwede na natin yan i-train. Isasama na sa mga next na massive online courses. Naka-slate din sila for this year. And eventually, pwede silang magamit parang stackable sila to be credited for a master's program on resilience, which is under development pa. Pero kung maka-take na sila ng massive courses, pwede nila yung parang hindi mo na kailangan i-take yung other, i-take ulit for the master's program eventually. Ayun, sumasama tayong matuto, ganyan, for para mas maging ligtas yung Pilipinas. Yan. At para mas kaya-aya yung kinabukasan nating lahat. So, hashtag resilience and sustainability. Ayan. Yun lang. Thank you very much po, Ma'am Likha. Mm-hmm. Sa lahat ng ating viewers and listeners, I hope mas may natutunan kayo pagdating sa mga volcanoes natin dito sa Pilipinas and in understanding yung mga hazards din na dala nito. So, ayun, hanggang dito na lang muna siguro tayo ngayon. At see you sa next episodes. Madami pa tayong pag-uusapan na mga studies ng UP Diliman College of Science as well as UP Resilience Institute.